we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in North Central Luzon, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Pasantos siya kabwasan, na imbaga bigat, maya paabak mga kapuso. Good morning, North Central Luzon. Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ang umaga ng may ngiti at puno ng pag-asa. Kami ang katropa niyong makakakwentuhan tuwing umaga. Pag-usapan natin at himayin ang mga mahahalagang lokal na balita. Ngayong World Water Day, alamin natin mula kay Department of Environment and Natural Resources Region 1 Executive Director Attorney Grizel de Barzelo ang importansya ng tubig at kung papaano natin maproprotektahan ang pinagkukunan nito. Isa ring Tarlakenyo vlogger ang ating makakasama mamaya. I-share sa atin ni Eran Munag ang kanyang hashtag vlogging with a purpose. At dahil ipinagdiriwang pa rin ngayon ang National Women's Month, isang empowered wana ang makakasama natin sa Best Talk. Makikikantahan naman tayo kay The Clash Season 3 Grand Champion Jessica Villarubin! Pero bago ang lahat ng yan, atin namang tikman this morning ang 4 flavors in one big pizza ni Mel Babuan mula Tarlac City. Mga kapuso, mangantila! Magandang umaga mga kapuso. Ako nga po pala si Chef Mel Babuan ng Pizza Bell Food House. At ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang aming signature product, ang 30H Pizza. For our first step, kailangan po natin gawin ang pizza dough. Kailangan i-bloom yung yeast sa tubig na may sugar. And for our second step, gagawa po tayo ng ating pizza sauce. Ito po ang ating diced tomatoes at ito naman po ang secret blend of spices ng Pizza Bell Food House. Kailangan po natin itong pakuluan for 4 hours hanggang sa malambot at medyo malapot na po yung sauce bago po siya i-blender para gawing pizza sauce sa ating pizza. After resting for 30 minutes, ready na po ang ating dough. For our Pizza Bell special na flavor, meron tayong white sauce base para dito. And the rest, red sauce po ang gagamitin na square slices and good for 20 to 25 commercials each. Okay, ito na po ating finished product, ang signature 30-inch pizza po ng Pizza Bell. Kung gusto nyong matikman na aming 30-inch pizza, meron po kaming branch sa Tarlac City and sa Concepcion. Pwede nyo rin po kami i-search sa Facebook, just type Pizza Bell Food House. Maraming salamat! Sa pinaka-importanting kinakailangan natin para mabuhay. At ngayong World Water Day, layo nito ang bigyang pansin ang importansya ng tubig at kung papaano natin maproprotektahan ang vital resource. Mga kapuso, makakasama natin ang Regional Executive Director ng Department of Environment and Natural Resources Region 1, Attorney Grizel de Barzelo.
na yung magkabigat, Attorney Zaldi, and welcome po sa morning sa GMA Regional TV. Magandang umaga rin po, Ma'am Ara, at sa ating mga tagapanood dito sa morning spot ng GMA. Nako, Attorney, thank you very much po for your time, ha? Kamusta po kayo at ang tanggapan po ng DENR Region 1? Mabuti naman po, Ma'am Ara, despite this growing number of COVID cases, nakakaano naman po tayo, no? Nakaka-adapt po tayo, practicing yung mga preventive measures natin. Yes po, Attorney Zaldi, bakit po pinagdiriwang ang World Water Day at gaano nga po ba ka-importante na bigyang pansin ito? Alam mo, Ma'am Ara, ang World Water Day ay nagsimula noong 1993. Mahalaga po na maikot po natin to sa isipan ng ating mga mamamayan sapagkat napakahalaga po ng tubig. Lalo na po ngayon sa panahon ng pandemic, ang tubig po ang isa sa pinaka-essential na ginagamit natin na sa hygiene natin, no? Para sa hand washing natin. Gayon din, siguro tingnan natin itong mga itong trivia to, Ma'am Ara, no? Today, 1 in 3 people live without safe drinking water. By 2050, up to 5.7 billion people could be living in areas where water is scarce for at least 1 month a year. Pero dito po sa Rehiyong Uno, ilang porsyento po ba ang walang access sa malinis na tubig? Actually, dito naman po sa atin, sa Region 1, ay hindi po masyadong naapektuhan or yung ating taon naman ay may suitable and sufficient access sa tubig po natin. Siguro more or less, mga 80% po. May maganda po yung access nila sa ating tubig po, Ma'am Ara. Attorney Zaldi, matanong ko na rin po ha, paano po tinutugunan ng inyong ahensya ang kakulangan ng isang komunidad po sa access sa tubig? Ganito po, Ma'am Ara, no? Ang ating pong Mines and Geosciences Bureau ay upon request po ng ating mga NGOs ay regular na nagkakandak ng water geo-resistivity assessment. Ang ibig sabihin, hinahanapan po nila dyan sa ating mga respective barangays and localities saan ba yung may suitable source or sources ng water po. Yan po ay parang mayroon silang equipment dyan na ginagamit para ma-detect and ma-determine natin saan ba yung may suitable and appropriate source po ng water, Ma'am Ara. Yes po. Attorney, may iba naman po ako ha. Itinanghal nga pong best rivers for life sa buong bansa ang Naguilian River. Paano po ang naging criteria po ng DENR dito? Apat po na criteria. Yung aesthetics and water quality improvement, 35%. Solid waste management, 25%. Partnership and community mobilization, 25%. And information and education campaign, 15%. Lahat po yan ay may mga different activities na may distribution ng points na na-meet po ng ating Naguilian River system na entry po natin. Yes po, panghuli na lang, Attorney Zaldi. Ano po ang mensahe niyo sa ating mga manonood ngayong World Water Day at panawagan po sa mga turista para mabigyan ng respeto ang kalikasan? Kami po sa DNR po ay nananawagan na sana po ay panatilihin po natin na mayroon po tayong may makukunan ng tubig, malinis na tubig na magagamit. At gayon din po dito sa ating Naguilian River, ingatan din po natin na yung mga kuminsan, ngayon po mag-Holy Week, ano po, siguradong dadagsa po yung mga turista. Upang sa ganon, ay mapanatili natin ang kalinisan at kayusan ng ating mga river systems, be it sa river at din sa ating mga lakes at sa mga seas.
Ako, maraming maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Zaldi. Ingat po kayo and God bless. Welcome po, Ma'am Ara. Magandang umaga po ulit at maraming salamat sa ating mga tagapanood. Tutok lang mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. After giving her all and showcasing her incredible vocal prowess, she emerged victorious during the third season of GMA reality talent competition, The Clash. Just recently, she turned her fans with a glamorous new look on All Out Sunday. Mga kapuso, on today's Biz Talk, to sing her victory song and debut single entitled Ako Naman, here is The Clash Season 3 Grand Winner, Jessica Villarubin! Ang tangit kong hangay ay ihit na lamang. Ang lagi kong hiling ay simple TV. Hello, Zara! Hello sa inyo lahat. Good morning po. Good morning. Nako, Jessica, ha? Ako naman is such a beautiful song. What excites you about your debut single? So, I'm very happy po na my gosh, my very first single po. So, ako naman. So, it's about love or dream. So, for me, it's dream po. So, every time I sing this song, naalala ko yung journey ko to The Clash kasi it's all about, the song is all about yung parang ang nag, parang isang tao na nag-dream na super tagal and parang ang tagal niya naghintay but ito na, natupad na yung pangarap niya. So yun po. Napakaganda naman. Pero Jessica, ano ba yung favorite lyric line mo from that song? Yung intro po talaga, as in yung hi, tagal ng aking hinintay, matumtan lamang ang tumit ng tagumpay. Pero ito ah, Jessica, tanong namin ah, may mga rituals ka ba that you carry out before every live performance? Oh yes po, ang nag-warm up po ko before kakanta. So mga ano po, warm up and exercise. So yun po. Nakakatawa ha, ito na dahil you're now officially part of GMA's weekend musical comedy variety show na All Out Sundays. How are you feeling now na isa ka sa mga inaabangan every Sunday? Alam niyo po Miss Ara, I'm really grateful na nakatrabaho ko tong grabe magagaling ng mga kapuso artist singer. So as in, parang pag nasa stage na ako, kasama ko sila Miss Lani, Miss Judy, Miss Aisel, Jenny, Taya, lahat ng mga singers. As in, parang hindi ako makapaniwala na magkasama kami sa isang stage. So I'm very grateful po sa opportunity po na binigay sa akin. And yun po. Nako, grabe Jessica, na-feel namin kung gaano kaka-grateful and thankful na maging part ng show na ito. Pero aside from weeks of training sa, you also underwent cosmetic surgery. How did you mentally prepare for the procedure? Yes po. Na-ready po yung self ko. So, after and before. So, I'm very happy po naman sa ginawa ko. And I am more confident. And yes, yun po. I am more confident right now and really happy sa results. And yun po, my family were so very supportive and my friends. So, yeah. Nako. I'm really grateful.
Yes, we are happy that you are happy. Yun ang importante, Jessica. Please invite our Kapuso here in North Central Luzon to support your debut single. And saan ka ba namin pwedeng i-follow? Okay. So ayan mga Kapuso, please listen to my very first single ako naman. This is composed by Sir Christian Bautista. And available na po siya for streaming sa Spotify, Apple Music, YouTube Music, at iba pa pong digital source worldwide only from GMA Music. And every Sunday po, mapapanood po ako sa All Out Sunday, kasama yung mga the best singers pa. And may follow-up single din po ako by April, so abangan niyo po yan. And for more updates po, follow me on my social media accounts. It's Jessica Villarubin, Facebook page, Facebook, YouTube, and TikTok, and Instagram. So thank you so much pa! Nako, napakagaling! Talaga namang aabangan at susuportahan ka namin, Jessica! Again, congratulations and thank you very much! Thank you, Miss Ara! Thank you pa tayong lahat! Tutok lang mga Kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Pandemya, isang mabuting gawain ang pagtulong sa kapwa at may mga paraan para matulungan ang mga nangangailangan. Mga Kapuso, ngayong umaga, makakasama natin ang isang Tarlakeño na nagwa-vlog with a purpose na si Era Nunag. Good morning, Era, and welcome to Morning sa GMA Regional TV! Thank you, ma'am. Good morning, GMA Regional. Nako, thank you very much for your time, ha? Kamusta ka naman? At anong pinagkakabalahan mo ngayon? Ayun, vlogging pa rin po. Actually, travel vlogs and food vlogger po. Wow, napakasarap naman. Pero ito na. Dahil nabanggit mo na rin ha, let's talk about your love for vlogging. Paano nagsimula ang iyong career as a vlogger? Actually po, hindi ako nagpo-vlog talaga. Nagsusulat po talaga ako ng mga feature stories since 2016 po. Doon po ako nag-start mag-vlog. Tapos, so, relevant naman po ngayon sa panahon natin yung vlogging. So, kinarir ko na rin po yung pag-vlog. Wow naman, Era, ha? Pero sino yung nag-inspire sa'yo para gumawa ng vlogs? Inspire? Siguro, yung sa mga sikat din na mga vlogger dito sa Pilipinas, like si Syrian Wanderer, Hungry Syrian Wanderer, yung talaga mga tumutulong sila, di ba? So, parang ako, since vlogger din ako dito sa Tarlac, is na-inspire ako na gayahin sila and ayun, mag-share din tayo ng mga blessings sa ibang kababayan natin. Naku, napakaganda ng iyong puso. Pero Era, matanong ko na rin ha, may trabaho ka ba aside from vlogging or nag-aaral ka pa? Yung work ko po ngayon is vlogger po talaga. Kinukuha po ako ng mga business owners to feature their restaurant or mga business po. Ayun po yung pinaka-work ko ngayon. And graduating student po from Polytechnic University of the Philippines. Paano mo naman napagsasabay ang studying and vlogging mo, Era? Ilang units na lang din naman po yung tinitake ko ngayon. So, online din naman po. Medyo hassle kasi hindi siya katulad nung sa atin na nung normal pa na face-to-face, ganito, madaling gawin yung mga tasks. So, medyo mahirap pero kaya naman po. Para maka... Ano ba ang purpose mo kung bakit ka nagva-vlog, Era? Ang pinaka-purpose ko po talaga, since ako kasi ginagamit ko yung public para yun nga yung sa mga viewers, ganun. So, ako naman po, binabalik ko naman din po sa kanila through kapag tumukulong tayo sa, especially sa mga Aita community dito sa Tarlac. Ayun po. Dun, yung mga ilang percentage po nung sinasahod ko doon is
napupunta po doon sa ilang beneficiaries po. Nako Era, isa ka nga mabuting ehemplo at natutulungan mo ang ating mga kapusong Aita. Paano mo na ipapaabot ang iyong tulong sa kanila? Personal ko po siyang inaabot sa kanila. Siyempre po, hindi naman po talaga ako yung gumagawa nun. Minsan po nakikitay-up ako sa PNP namin dito para sa security and vehicle po. Tapos sa mga, nagsisiktin po ako ng help sa mga kakilala kong business owners like si Sir Stan, ganun, yung mga major sponsor ko po. Ayun. Tapos hinahatid po namin sila personally doon sa community po nila. Kahit bundok-bundok pa yan, kahit maputi. Ayun po. Naku, nakakantig naman sa puso yan. Pero ito naman, Era, anong mensahe mo sa mga gusto maging vlogger and influencer kagaya mo? Siguro, ang message ko lang sa kanila, invest lang kayo ng mga video nyo, gawa lang kayo ng content nyo. Kasi hindi mo naman para siyang halaman eh. Hindi, kapag nagtanim ka, di ba, hindi naman agad mamumunga. So, malay mo one day, itong ginawa mong vlog na to is nag-viral. So, ayun na yung parang pinaka-investment. Yes, I agree. Panghuli na lang, ano naman ang mensahe mo, Era, sa mga manonood natin this morning? Ayun, magandang araw po, magandang umaga sa lahat ng manonood dito sa GMA Regional TV. Ako po si Era Nunag, and sana po yung message ko ay nakapag-inspire kahit pa paano sa inyo. Nako, for sure yan, Era! Thank you very much! Ingat ka and God bless! Ngayong panahon ng pandemya, isa sa aktibidad na isinusulong ng DENR Region 1 sa pagdiriwang sa World Water Day ang kahalagahan ng hygiene at hand washing. Hinihikayat din ni Regional Executive Director Attorney Rizal de Barzelo ang lahat na gamitin ng maayos at iwasang mag-aksaya ng tubig. Pinatunayan naman ng 22-year-old vlogger na si Era Nunag na hindi hadlang ang kanyang edad para maging successful sa buhay at magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. At sa Best Talk, ibinahagi naman ni Power Diva Jessica Villarubin na mas nadagdagan ang kanyang confidence sa new and fresh look niya. Mga kapuso, we will make your mornings more wonderful. It's now time for Hashtag Morning Feels! When the wells dry, we know the worth of water. By Benjamin Franklin. Hashtag Morning Feels! Maraming salamat mga kapuso sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga bahay. At welcome kayo lagi dito sa Morning sa GMA Regional TV. Maaaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Mga kapuso, every day is a new beginning and every morning is a blessing! Mga kapuso, samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa Morning sa GMA Regional TV. Ako po si Ara Hanesh, buong puso para sa Pilipino. Ingat lagi mga kapuso! Bye!